Ito po ma'am, isa po sa maganda po gumawa ng button holder po. Ayan, sarap ground. Tapos marami din po siyang stitches, 12. Tapos ito po yung button holder niya, 3 stitch po. Ito po ay mechanical po siya mama, mechanical type po. Kompleto pa po ng foot yan. Ito yung foot niya po ng button holder po. Nauna, ang button holder, lalagay muna natin sa 1. Tapos ito, nakikita nyo po itong sign niya, yan po yung sa distance, sa sinsin po. Tapos, ito yung kagandang ng ganitong foot niya po, yan. Patayin ko muna yung electric pan ko, din na hangin niya. Start natin. Ang 1 po, nakikita niyo po yung foot niya, may arrow po yan or may guide. Yan po, dyan niyo po makikita kung gaano kahaba po yung gagawin yung button holder. Start natin. Very smooth din po yung tie niya. Kunwari, ganyan po kahaba. Oops. Ano, makikita niyo may arrow din po siya, nakaturo. Yan, ngayon, galing po tayo sa 1, ilalagay natin siya sa 2 or 4. 2 or 4 po. Yan po yung... pag sa 2 or 4 po tayo, kailangan mga 5 or 6 na tusok lang po, 4, 4, 5, 6 po yung tusok niya po sa karayom. Ganito. Oops, lagay na. Yan, sumubra po yan. Sumubra tayo sa lock. Retry pa rin natin. Lagay natin sa 3. Start. Oops. Tapos lock. Yan, i-try po natin ulit ha. Patayin ko muna itong electric pan ko. Ito i-abantin niyo muna po yan yan. Saan niyo baba. Tapos, umpisa tayo ulit sa 1. Start. Off. Ang ganyang kaba yung ginawa natin. Yan o, may metro po yan o. Tapos, balik tayo sa 4 or 2. Gaya nang sabi ko, yung 4 or 2, lock po yan. 5, 6 or 4 na tusok po yan o. 1. Oh, yan. Yan po. Mga 4 na tusok or 5 or 6 na tusok po siya. Yan po yung lock. Tapos punta po tayo sa 3. Oops. Tapos 4, lock naman. Tapos 1. Tapos butasan nyo na po sa gitna. Pwede rin po kayo mag-umpisa po sa 3. Depende na po sa inyo kung saan nyo gusto po mag-start. Yan, gaya nito. Yan, bubutasan. Gaya nito, nag-umpisa tayo sa 3. Pag sa 3 naman po kayo mag-start, kailan ito, nasa una naman po sa agad. Kasi pantras kasi yung 3. Yan na. Start, yan. Kailan nasa likod din po ito, ito. Pag sa 1, kailan ganyan. Pag sa 3 tayo mag-start, kailan ganyan po. Ha? Start. Yan. Tapos lock. 4 or 2. Tapos 1. Tapos 4 or 2. Tapos bubutasin nyo na po siya. Yan. Tapos kung gusto nyo naman, mas pino naman yung tayo niya. Mas pino po siya or mas masinsin po. Gusto nyo mas pino or mas masinsin. Ngayon, gusto nyo mas pino po yung tayo. Ito po papasok si distance ito. Pwede nyo pa pong i-adjust yan. Huwag lang sa zero. Pwede nyo ikutin pa yan. Yan, i-adjust.
in-adjust na natin. Bubuton holder na natin siya. Mas pino na po ito. Lock. Basta sa lock po kailan, hindi po masyadong puno. 4 or 5 or 3 po. 4 or 5 or 6 po yung lock po, mama. Mas masinsin na po siya. Yan, nakita niyo, mas makapal or mas pino na po yung tie niya compared dito sa standard. Pero kung gusto mo naman laparan pa ng konti po yan, pwede mo pa siyang i-adjust po, ma'am. Yan, pwede mo pang i-adjust pa to ng konti. Basta ito, distance, nasa inyo na po yan. In-adjust na natin yan, medyo malapad na po siya ng konti. Depende sa klase po. Lock. Yung kanina po, ang nangyari po sa sewing nyo, napersa nyo po. Ang sewing kasi, kahit heavy duty, kaya lang nasa gumagamit na rin po yan, madam. Hindi na namin masabi. Gaya nang sabi ng technician ko, nagulat nga siya, ba't nawala sa, ano, sa ilalim. Kasi ganun eh. Kaya nga yung marinig kong nawala, pagkasabi mo sa akin na nawala yung pagwala may karayom, hindi siya tumitigas, tapos pagwala hindi, yun sabi ko nawala to sa alignment, baka na-pure sa aking putin. Ayun din ang sabi sa akin ng technician. Ayan na po, yan. Medyo malapad na po siya compared po rito. Tapos sa ibang stitches naman po, okay, sa ibang stitches, sa ibang stitches naman, patayin ko na to, ibang video naman yung ibang stitches niya.